Mayor Cheryl, happy Labor's Day. Oo nga. Sa lahat ng mga manggagawa po natin dyan. And anyway, kalbaryo po para sa marami ang grabing init na nararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Pero sa mga kapatid nating preso na malasardinas ang sitwasyon sa mga selda, doble po ang perwisyo ang iniinda nila na dala po ng summer heat. Erwin, sa presinto nga sa Pasay, dalawang preso na ang na-heat stroke. Bukod dyan, kinakapitan na ng galis at tinatamaan na ng pigsa ang mga preso. Ikwento mo, Carla Lim. Sa liit ng seldang ito, parang sardinas na nagsisiksika ng mga detainee dito sa Pasay PNP headquarters. Kanya-kanyang diskarte sila sa pagtulog. May nakabaluktot, ang iba nakaupo. Ang ilan gumawa ng duyan para makahiga ng diretso. 20 tao lang ang kapasidad ng selda, pero ang mga preso rito mahigit 50 na. Ang malala pa, masikip na, napakainit pa. Kaya ang ilang preso, di rin nakaligtas sa bangis ng heat stroke. Inatake ako dahil nga sa sobrang sikip ng dibdib di ako makahinga. Pinaypayan ako tapos pinakain ako ng candy. Bukod sa heat stroke, pigsa, bungang araw at kung ano-ano pang sakit sa balat ang tumama sa mga preso. Dahil sa sobrang sikip ng selda, ang ilang mga preso ay inuukupa na rin ang itaas na bahagi nito. At dahil wala nga silang hagdan, bumubuo pa sila ng human pyramid para lamang makaakyat at makababa. Dagdag pa sa kalbaryo, wala silang tubig tuwing Linggo. Sa City Hall kasi nakakabit ang linya nila ng tubig. At dahil walang opisina tuwing Linggo, wala rin silang supply. Kaya naman, nagkakasya sila sa dalawang drum ng tubig para sa iisang araw. Tiisan lang talaga, wala namang liguan yun. Di bababa sa 3 tao ang nadadagdag sa mga preso kada araw. Pero di naman sila nababawasan. Sagot ng mga pulis, nasa korte na ang problema. Kailan may tao sa talaga na magmonitor na, oh, nakadalawang buwan na to, marami na. So saka na itutukan sa court to sang court man para matransfer ka agad. Plano ng lagyan ng excess fan ang mga selda, isasaayos ang linya ng tubig at magdadagdag ng ventilador. Pero habang hindi pa ito nagagawa at patuloy na mainit ang panahon, ang mga siksikang preso, tiis-tiis na muna. Carla Lim, News 5.